Tanong ng mga kalalakihan, bakit nga po ba parang kumukupos na po ang ari ko? Beside pa po dito, ano, parang lumiliit na rin ang ari ko habang kumukupos. Normal po ba ito sa mga kalalakihan? Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Okay po, so ang penis shrinkage po or ang pagkupos ng ari ng isang lalaki ay dahilan po kung bakit lumiliit din po ang sukat nito. Ano? So ang penis shrinkage po pwedeng permanent po siya o pwede rin namang temporary. Depende po ito sa dahilan kung bakit po kumukupos ang inyong ari. Okay, so let's go to facts. Ano? Alam nyo po ba na ang mga kalalakihan pag po sila ay tumatanda na ano, normal sa kanila na kumukupos ang kanilang ari at ang kanilang bayag o tinatawag na testicles. Alam nyo rin po ba sa mga kalalakihan na kapag nagigain po sila ng weight, napapansin nila na parang medyo lumiliit ang kanilang ari compare nung sila ay hindi nagigain ng weight. Ano? So, ibig sabihin, kung nagigain ka ng weight ng 5 to 10 kilos at kapag ikaw ay medyo tumaba na, ano? So, napapansin mo sa size mo na parang medyo lumiit. And then, pag nagpapayat ka naman, bumabalik sa dating sukat ang iyong ari. Okay, so let's go to the causes. Ano? So, bakit nga po ba kumukupos ang ari ng mga kalalakihan? Okay, so number one is what? Due to aging. Opo. So, kanina sinabi ko na yan. Normal sa pagtanda na kumukupos ang ari ng mga lalaki. Ano? Bakit nga ba? Kasi due to fatty deposits po. So, ibig sabihin, kapag tayo tumatanda na may mga fats na tumutubo, sabihin natin, for example, dito yung tubo, ano? Arteries, for example. No? So, meron na ang karamihan kapag tayo tumatanda, meron na talaga mga fatty deposits, ano? Fats na tumutubo dyan sa ating litid. So, ibig sabihin, kapag may fats dyan, ano, so mahina or sabihin natin mabagal ang daloy ng dugo papunta sa inyong ari. So, ibig sabihin po, kapag mabagal o konti yung dugo na dumadaloy sa inyong ari, mas konti yung inyong magiging erection. So, mas lumiliit. Ano, hindi ganun kadami yung blood flow na pupunta sa inyong ari. So, ibig sabihin po, ang erection nyo po, hindi ganun ka rin katigas at hindi rin ganun kalaki o kahaba. Okay, so next, weight gain. So, bakit nga ba sinasabi ano, na ang lalaki kapag tumataba ay naliit ang kanyang ari? And then kapag naman po siya ay nagpapayat, bumabalik naman po sa normal ang sukat ng kanyang ari. Ano? So, bakit nga ba? So, this is because po yung inyong ari ay naka-attach sa inyong abdominal wall. So, ibig sabihin kapag yung belly nyo o inyong chan ay lumaki, ano, pag lumaki yan, so nai-expand. Okay, so nagpo-pulse inward yung inyong ari. So, ibig sabihin, kapag lumaki ang inyong chan, yung inyong ari natutulak pa inward, okay? So ibig sabihin nahihinat, ano? So ganon nangyayari. Kapag naman po kayo ay pumayat na wala ang inyong chan, bumabalik po ang inyong sukat ng inyong ari. So mas mainam pa rin talagang mag-exercise. Another causing factor po, ano, kung bakit nagkakaroon ng shrinkage na inyong ari is what yung tinatawag na medication. So, po, may mga gamot na nakakakupos ng ari, like for example, antidepressant drugs po, and then yung antipsychotic drugs, ano. So, kung nagtitake ka po ng mga ganitong gamot, mas mainam po magpa-check up po kasi sa inyong doktor, ano. So, bakit po, ano, para po kung sakali po na naapektuhan po ang inyong sexual life, ano, mas mainam po magpa-check up sa kanila para makatulong po sa inyo kung anong dapat gawin, kung may babaguhin gamot or may ile-lessen, depende po ito sa inyo, doktor. And last but not the least po, ano, smoking. So, alam ko naman sasabihin nyo, ano, paninigarilyo lang yan, ano. So, alam ko naman nakaka-apekto yan sa utak, sa baga, ano. So, besides po dito sa tinatawag na utak at baga, ano, so, na malaking epekto din po ito saan? Sa inyong ari. Sa anong dahilan, okay? So, alam nyo po ba, kapag po kayo ay naninigarilyo, nakaka-apekto po ito sa inyong ari sa pamamagitan ng ano, pinipigilan po nitong dumaloy ang dugo sa inyong ari. Pinipigilan din po nitong mag-stretch ang inyong ari. So, ibig sabihin po, mapipigilan po kayong mag-erection o magpa-tigas at magpahaba ng inyong ari. So, ibig sabihin, kapag walang masyadong dumaloy na dugo sa inyong ari, so, definitely po, liliit po ang size nito. So, ang smoking po ay kalakip ng ano, erectile dysfunction din po. Okay, so let's go to the treatment. Ano? Most common cause kung bakit nagkakaroon po ng penis shrinkage ay due to what?
due to smoking and weight gain. So, ibig sabihin, kapag smoking and weight gain ang dahilan kung bakit po kayo nagkakaroon ng penis shrinkage, kailangan nyo lang po magpalit ng inyong lifestyle. Opo, kailangan po yan. So, if medication naman po ang dahilan kung bakit po lumiliit o kumukupos ang inyong ari, so, kailangan nyo po pumunta sa inyong doktor. What is the bottom line of this vlog po? Ano? Ang pagkupos ng inyong ari ay maraming dahilan. Ano? So, pwedeng due to aging, pwedeng medications, ano? Pwedeng due to weight gain, pwedeng pwedeng meron po ito. At pwede rin surgical procedure, like for example, pagkatapit ano. So, napakarami po po sa계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going, going, going crazy I'm going, going, going crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going, going, going crazy I'm good.